Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Kaya naman pala hindi na masilayan itong si Presidente nating Kuting ng Norte sa publiko at kahit man lang sa Malacanang ay bumiyahe na naman pala papuntang Spanya upang mag-rehab doon upang maitago sa mamamayang Pilipino na tunay nga siyang pulburonik at gumagamit ng gamot na ipinagbabawal. Dito nga natin makikita na kahit anong klaseng tago pa ang gagawin ng isang tao ay mabubulgar pa rin ito. Totoo nga ang kasabihan na walang masamang gawain ang hindi maibubulgar. FL Lizas Mags, ang ahas ng Malacanang at itong si PDEA Chief Lazo ay wala na rin kawala sa hagupit ng batas at ng katotohanan dahil nga umano ay sila sobrang guilty na sila kaya wala silang pwedeng pagtakasan pa. Ang balita ngang ito ay kumalat na at naging mainit na usapin din sa mundo ng social media. Ayon nga sa isang netizen, kung lumaki ang gulo dyan sa WPS, may katwiran na si Kuting na mag-declare ng martial law na magiging rason niya para manatili sa pwesto. Kaya si Congressman Teves baka wala siyang kinalaman sa pagkapatay ni Governor Degamo. Kailangan nga talaga na maalis siya sa Congress dahil maging tinik siya sa lalamunan ni Tambaluslos. Bakit may mga taong sumasang-ayon sa mga maling gawain tulad ng mga ibang generals, police, mga congressman? Di nila ma-imagine ang karma mula sa kanya. Anak, sampo ang kaapuhan ay dadapo. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Namin, Commodore Tariela, bakit ang ingay mo ngayon sa social media? Alam namin yan. Alam namin kung bakit itong bombahan ng tubig dyan sa West Philippines. Alam namin ang dahilan dyan. Ay, hindi nyo maluloko ang sambayan ng Pilipino. Diversionary tactic na naman yan dahil umiinit yung usaping kaugnay sa pagkakasangkot ng amo mo, yung bangag nating presidente, doon sa PDEA leaks document na ilinabas ni Binibining Maharlika na kung saan pinapatotohanan ng PDEA agent na nakapirma doon. Kaya wag nyo kaming lokohin. Sabagay, kahit anong gawin pa nilang pagda-divert sa ating mga kababayan na matanggal ang atensyon ng mga kababayan natin dito sa issue ng PDEA leaks na to, dito kay Jonathan Morales, sa ayaw at sa gusto nyo ho, hindi ho magtatagumpay ang plano nyo na yan. Di ho kayo nagtataka? Biglang bumbahan ng tubig, interview itong si Tariela. Ibang klase ho talaga mga kababayan. Kaya kung hindi nyo po bubuksan ang inyong mga mata at talagang hahayaan lang kayo na maloko nitong administrasyon ni Marcos Jr., maluloko at maluloko ho talaga kayo. Ganyan ho ang ginawa nila sa atin noong 2022. Ngayon, nasa sa inyo na ho yun kung magigising kayo sa katotohanan na itong administrasyon ni Marcos Jr., wala hong gagawing matinuto para ho matakpan ang kanilang pagkukulang sa napakataas na presyo ng bilihin, kagaya ng bigas, mga produktong petrolyo. Kailangan ho nilang bulabugin yung usapin dyan sa West Philippine Sea. Kailangan ho nilang palakihin yung issue na yan para mawala yung focus ng ating mga kababayan doon sa mga pangunahing issue na dapat nating pag-usapan. Presyo ng bigas ho, mag-80 pesos na ho per kilo. Tapos, wala na nga tayong pagkain. Gusto nyo pa problema dyan sa West Philippines, inatupag nyo. Ikaw, Tariela, manahimik ka, ha? Hindi ka nakakatulong. Pag binubuka mo bibig mo, parang naririnig namin, Amerikano, eh.
Ah, hindi na maganda yan. Kung binuhusan kayo ng tubig, buhusan din natin sila ng tubig. Kung binuhusan tayo ng tubig, buhusan din natin sila ng tubig. Yung para magpa-press con ka pa, ano kasi kalokohan yan? Mas madami pa kasi ang drone kaysa sa ano eh. Yung mga paikot-ikot na nagbibideo dun sa pagbuhus sa atin ng tubig. Pag binuhusan tayo, buhusan din natin sila. Ha? Sino mang unan ng buho sila, eh, buhusan natin sila. Hindi, kasi ang gusto nyong mangyari, ah, kayo dyan sa pamahalaan, ma-divert. Diversionary tactic to. Ah, yung PR team nitong si Marcos Jr., dapa na ho. Di na ho nila alam ang kanilang gagawin. Ngayon, dadalhin nila dyan sa West Philippines yung issue. Tapos, maya-maya niya nung mga kababayan, talagang aatakihin nila yung credibility nitong si Jonathan Morales. Pagka wala ho talaga, ibibida na lang nila yung accomplishment nitong si Marcos Jr. Eh, wala naman siyang ganon. Malaki-laki ang sagutin nitong si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino, ha? Malaki-laki. Kung sakaling lumala yung issue dyan sa West Philippines, naku, malaking problema yan. Ah, kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino bakit tayo umabot sa punto na yan. Ah, Comador Tariela, kung binuhusan tayo ng tubig, binasa tayo nitong mga Chino na to, basahin din natin sila, lumaban tayo. Di ba gusto nyo yun, lumaban? Eh, di lumaban tayo. Apang, di ba? Labanan natin. Mauna ka doon, Tariela, hawakan mo yung, ano, yung water cannon, basahin mo sila. Magbasahan kayo doon. Di ba? Yun ang gawin mo. Puro ka presscon. Maya-maya, meron ka presscon. Wala ka na ba talagang trabaho? Sa bagay, spokesperson ka pala, no, ng West Philippines. Sige, good luck na lang sa iyo, sir. Sabi mo sa amo mo, hindi madadivert yung atensyon ng ating mga kababayan doon sa mga Pideya leaks na kung saan sabit yung amo mo. Nandoon yung pangalan niya. Dapat noong 2012, at tatrabahuin sila ng Pideya. Ngayon, ang tanong dito, malinis ba ang amo mo? Fit ba siya para maging presidente ng ating bansa? Baka yung mga binibigay na order sa'yo, tagilid yan, ha? Bantay ka, Tariela. At sa bagay, yun ang gustong-gusto ni Tariela, eh, no? Yung mga medyo angas yung dating. Kasi kung pakinggan nyo itong tao na to, parang ano to eh, Amerikano mo eh. Ayun nga, ano, mga kababayan, bago natin umpisan ang ating talakayan dito sa video na ito, eh, papakinggan ho natin itong si Spokesari Roque na kung saan hinimay ho niya yung naging statement nitong si Jonathan Morales at yung mga ilinabas na dokumento. Kasi tingnan naman ho natin yung point of view. Pakinggan natin yung point of view ng isang abogado. Kasi madalas ho sa mga naririnig natin, mga commentary, mga news anchor, this time mga kababayan, mga vlogger, this time ho, pakinggan ho natin itong napakahusay na international lawyer. Walang iba kung di itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Pero bago yan, sa lahat ng bago sa PH Update, pakilike ko ng ating video at pasubscribe sa mga gustong suportahan ho ang ginagawa natin dito. Isang, pwede nyo kong i-click yung join button para makasali ho kayo sa ating community dito sa PH Update. At ito na lang ho, request ko mga kababayan, pakishare ho ng video na to. Pakishare ho para malaman ng ating mga kababayan kung ano ang ginagawa nitong administrasyon na to. Yan ho ang hirap dito. Yan ang hirap dito sa mga tao na to, kagaya ni Tariela. Imbis na atupagin, kagaya nitong si Marcos Jr., administrasyon niya, imbis na atupagin yung mga issue na kinahaharap ng bansa, puro pang personal na interest ang tinutulak ho nila. Imbis na atupagin yung presyo ng mga pangunahing bilihin, presyo ng bigas, presyo ng gasolina, krudo. Yun yung mga issue na kailangan natin pag-usapan. Yun yung mga issue na dapat tugunan ng pamahalaan. Dahil hindi ho nila kayang resolbahin yung mga issue na yun. Ha? Ang ginagawa ho nitong administrasyon ni Marcos Jr., nandyan ho yung West Philippine Sea. Tandaan nyo, kahit anong pag-ISS ang gawin nyo dyan sa West Philippine Sea issue na yan, hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino ang gutom na nararanasan ngayon. Isipin nyo yun. Ang daming nagugutom, 14.2%.
base dito sa social, ano, ano ba tawag niyo, survey na lang paskapo. Okta research yata yun. 14.2% ang mga nagugutom ngayong mga panahon na to. Nagagawa nyo pang makipagbasaan ng tubig dyan? Sige nga, pagka ba nakuha natin yung mga, napaalis natin yung mga Chino dyan, magiging okay na ba ang presyo ng bigas? Magiging okay na ba yung kahirapan sa Pilipinas? Sige nga, anong mareresolba ng ano na yan? Yung itinutulak yung basaan ng tubig dyan sa West Philippines, ikaw Tariela. Ito, pakinggan nung natin. Pag mumukha pa lang itong si Tariela, hindi naman pagkakatiwalaan. Ito. Ito. Well, for the Coast Guard, no, alam naman natin, we noticed na ang tinitira ng water cannon sa BFAR is yung mga communication equipment niya and the navigation equipment. Wow. So, dun sa question na flag ba talaga ang intentionally na tinatarget ng People's Republic of China? Well, we can probably say na that would be possible, but the objective of the water cannoning ng nakaraang incident in April 30 is for them to terminate ang ating mobility ng Coast Guard vessel and BFAR. And of course, we are relatively dependent sa ating... Matiwala ko ba kayo ito, ha? Ito, Tariela, kung gagalit ka sa mga sinasabi ko, ha? Ito. Mga kababayan, comment nyo nga sa baba kung may tiwala kayo sa pagmumukha nitong si Tariela. Gagawa ko ba ng matino yan? Ha, yung ginawang spokesperson ng ano na yan, West Philippine Sea. Siya yung spokesperson eh. Mukha ba ho siyang gagawa ng matino? Yun ang tanong. Communication equipment and navigation equipment. Oh. So, for us, ang intention talaga nila dito is to target all those antennas na nasa superstructure. For viewers of Dinagang Tao. Dapat tinarget din natin yung mga navigation antenna nila. Dapat winaterkano din natin, sir. Hindi kayo marunong. Ako magbibigay ng order dyan. Pag binuhusan kayo ng tubig, buhusan nyo rin ng tubig. Ganti tayo, Pilipino. Pilipino lang sa kalam. Tapang tayo, Pilipino tayo. Mga kababayan, kung tubigan lang ang usapan, walang problema sa atin dyan. Walang problema sa atin yan. Huwag lang yung ano, ha, yung totoong talagang putukan na ho. Yung mga ganyan, yung tubig, walang problema yan. Saan ba kayo nakakita, nabalitaan na nasawi, winater cannon, wala akong ganun. Okay lang yan, pagka winater cannon tayo, lumaban tayo, Tariela ba? Makikita ang pandila natin. Wait. Ito na. Gagalitin na ni Tariela yung saloobin ng ating mga kababayan. Ito na. Pakinggan nyo na maigi, ha? Mananawagan na ho itong si Tariela, ha? Kailangan na nating magalit. Ha? Ito na. Pakinggan nung natin itong si Tariela. Ordinaryong tao. Mga ordinaryong tao. Na ang pandila natin, tinitira ng water cannon. Yes. Ito talaga napakasakit sa atin bilang Pilipinas. Sakit! Ito ang panawagan natin. Di ba meron din silang plug doon? Bakit hindi natin tinira? Ang hina mo, mahina ka pala eh. Tinitira yung plug natin, papayag ka, nandun ka. Masakit talaga yun, tirahin din natin yung plug nila. Bakit hindi? Di ba? Yun pa lang ho, questionable na eh. Tinira yung plug natin, hindi kayo gagante. Sinong hinihintay niyong gumante? Mga kano ang inahantay niyong gumante diyan sa pagtira sa atin ng sa ano natin, sa plug natin. Plug natin 'yon. Tinira yung plug natin, hindi ka gumante. Tariela, next time dapat ang running order diyan, pag tinira yung plug natin, tirahin din natin sila. Patapang tayo eh. Basta basaan lang ng tubig, walang problema diyan. Sanay tayo diyan. Pesa na someone. Diba? Okay lang yan. Basta wala lang sakitan, basaan lang. Pakinggan nun natin. Natin nag-gubi ako ng Pilipinas. Ang issue ng West Philippine Sea, dapat hindi na tayo nagpapasway sa mga fake news. Dapat yung ginagagalit nga natin kung sino yung mga nagpapakalat ng mga maling informasyon na yan. Okay, magalit ho kayo sa mga nagpapakalat ng maling informasyon. Sa mga nagsasabing huwag tayong gumanti sa water cannon. Magalit ho kayo sa kanila. Mali. Magalit ho kayo doon sa mga nagsasabing pagka binomba ng water cannon yung plug natin, dapat tayong gumante. Magalit ho kayo sa mga taong yun. Ang purihin ho natin at
mahalin ho natin ang ginagawa itong mga kagaya ni Tariela. Wala ho silang ano, mga wala silang backbone. Mga duwag ho yung mga yan. Dapat wala ho kayo dyan sa ano, dyan sa Coast Guard. Tanongin ko kayo mga kababayan, kung sakali kayo nandun, binubomba na yung flag natin, hindi nyo ho babubomba yung flag nila? Diba? Doon pa lang makikita na natin na kargado yan. Parang ang dating doon, oh, dalawang Chinese vessel. Oh, sige, gitna kami. Ligo na! Anak ng Pedro ng Karapata. Tayo, ano tayo dito ha? Very objective tayo. Pinapakinggan natin itong si Tariela. Pero ang atin dito, pagka binasa tayo, basain din natin sila. Pagka binuhusan ng tubig yung plug natin, buhusan din natin ng tubig yung plug nila. Lumaban tayo. Di ba yun ang gusto naman nyo mangyari? Lumaban tayo. Bakit hindi kayo lumalaban? Sinong hinihintay nyong lumaban para sa atin? Mga loko-loko pala kayo eh. Pagkakataon na natin yun, maipakita na talagang tigas tayo doon. Basta basaan lang. Walang... Basta basaan lang. Okay lang tayo doon. Oh, anong karapatan ng mga Chino na to na basa, binabasa tayo? Hindi natin sila pwedeng basain. At Tariela, parang pakawala ka ng China. Parang natatakot na ako sa inyo na. Bakit binabasa yung mga tropa natin, hindi nyo sila binigyan ng instruction na basain? Basain sila pabalik. Hindi pwede yan. Dapat pagka binasa tayo, basain din natin sila. Mga kababayan, meron po bang mali sa gusto nating mangyari? Pagka binatercanon yung plug natin, iwatercanon din natin yung plug nila. Yan ang hirap dyan eh. Puro kayo kuda sa social media. Eh tayo kumukuda tayo dito. Wala naman tayong posisyon sa gobyerno. Wala akong problema dito sa atin na magsalita tayo sa social media. Eh, para patan ho namin magsalita, magagawa niyo. Eh di magsalita din kayo. Magsasalita na kayo. Ito talaga si PH update. Na-trigger na naman kay Tariela. Ito si kasi si Commodore Tariela. Eh, pagmumukha pa lang ho. Ha, hindi naman sa ano. Tayo, hoy, wala tayong tiwala dyan sa pagmumukhang yan. Ha? Eh, kawawa naman yung tropa natin. Ako na, ito genuinely na nakaawa ho ako. Ano ang binigay niyong order? Dapat magka-investigation in aid of legislation dito eh. Na pagka binomba tayo ng tubig, magka binasa tayo ng water cannon, dapat gumaganti tayo. Dapat batas yun. Pagka winater cannon ng plug natin, iwa-water cannon natin plug nila. Mga wala kayong ano, akala ko pa naman matatapang talaga kayo. Ha? Plug na natin ang binabasa nila. Hindi pa kayo gaganti. Ito, genuinely ano to, criticism to. Hindi sarcasm to. Apaka walang hiya naman ho ng mga taong nag-uutos doon sa ating mga tropa na magpunta doon pagka merong ginawa sa kanila, hindi sila gaganti. Kawawa ho. Kawawa yung mga tropa natin. Tariela, sa tingin natin, wala sa hulog yung mga pinagsasabi mo. Kayo ang bahala. Kanino ko kayo naniniwala? Kay PH Update o kay Tariela? Sa mga sinasabi ni Tariela o kay PH Update? Okay, bahala na ko kayo dyan mga kababayan. Dito naman, dumako tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito ang hirap dito sa mga congressman. Comment react ko kayo dito kay Tariela. Comment react ko kayo. Ito ang hirap dito sa mga congressman. Pagka gusto nila, may inter-parliamentary courtesy na tinatawag. Hindi ho natin narinig yung mga senador noong ginigisa nila dyan sa House yung S79. Merong inter-parliamentary courtesy. Pero dito, nagsagawa ng hearing si Senator Bato, yung ibang mga congressman, eh dismayado daw yung mga congressman. Anak ng Veteran Garapata. Ano ang sabi ng mga congressman? Members of the House of Representatives have expressed disappointment with Sen. Ronald De La Rosa for trusting a dubious source over the chief of the Philippine Drug Enforcement Agency. Kasi itong mga congressman na to, kagaya nitong si, ano pangalan nun? Yung ako, tingog party list, yung si Hey Jude, yung si Sir Chubby, itong si Robert H. Barbers, yung si Zamora. Sila ho, eh, nagsaside sila dito kay Moro Lasso. Di ba? Galit na galit ho sila dito kay Jonathan Morales. Hmm. Dahil sinabi ni Senator Bato de la Rosa, batay dito kay Moro Lasso, walang dokumentong ganon. Kasi nga naman, hindi na tumuloy yung operasyon. Kaya wala.
Aminado tayo, tayo din ay naniniwala kay Lasso na wala talaga. Okay? Naniniwala tayo doon sa part na naniniwala tayo. Pagdating ho dito kay ano, kay Jonathan Morales, dubious source. Ano na pwede mong karamala? Ibang klase ho talaga itong ating mga congressman. Ha? Mga kababayan, wala. Ganyan na lang ho talaga tayo dito sa Pilipinas. Sabagay, antay lang tayo next administration. Itong mga congressman na to, si Marcos naman ho titirahin. Kaya ano na lang ho, hayaan na lang natin sa side-eye yung mga congressman na yan. Dahil wala naman ho talaga tayo mapapala sa... Ano ba alam nilang gawin? Ayuda? Ayun, hanggang doon lang sila ayuda. Ano pa? Ano pa kailangan alam nilang gawin? Wait. Merong magaling na congressman, hindi lang makaporma dahil ang Diyos nila ngayon dyan sa House of Representatives, talaga namang insan ni Presidente Marcos Jr. Diba? Kaya naiintindihan nun natin, yung mga ibang congressman na hindi makagalaw dyan, kuha ho namin kayo. Naiintindihan namin pinagdadaanan nyo. Ha? Kahit na meron kayong prinsipyo, linulunok nyo na lang yung prinsipyo. Pero karamihan ng mga, ano dyan, mga crocodile, congressman ho yan. Money ho yung mga yan. Money. Yun ho yung pinakapaborito nilang kanta, money. Mga mukhang pera eh. Sabihin nyo hindi. Oh, liquidation by certification. Oh, extraordinary expenses. Bukasan ng libro, kaya nyo. Oh, mukhang pera kayo. Ganun lang yun. Oh, ngayon na ho, mga kababayan, punta tayo dito. Siguro kung meron nakakanood na congressman dito. Ano kami sa'yo ha? Tinitira mo kami ha? Talaga. Pagka gusto nyo, merong inter-parliamentary courtesy. Pagka naman sa Senado, walang ganon. Binibiray nyo yung mga senador. Meron namang karapatan mag-conduct ng hearing si Senator Bato, di ba? At kung ano yung mga findings niya, karapatan niya naman yun, di ba? Anak ng betong karapatan. Sige, dito na tayo kay Attorney Harry Roque. Gandang araw sa inyong lahat, ha? Ay, naku po, Webes, kaya nandito na naman tayo sa ating Spokes Hour. Kamusta yun, na pong araw ninyo? Tayo. Well, ako po'y lumabas lang sa aking opisina. Napakainit talaga. At dalawang beses ako lumabas, sabi ko, naku, magkakasakit tayo nito na labas-pasok sa aircon, no? Sa opisina, sa kotse, tapos biglang lalabas ka na parang oven, ibang klase talaga ang init, no? Climate change is real, kaya paghandaan na po natin, ha? Kinakailangan ang ilagay na mamuno, yung nasa tamang pag-iisip na makapaghahanda po kapag tayo po ay lumubog na dahil nga po sa climate change. Abay, kapag merong bisyo at pag wala sa tamang pag-iisip, paano nang gagawin natin? So, siguro naman napanood nyo ang testimonya ng PIDEA agent tungkol sa PIDEA leaks. Anong nangyari po dyan? Well, kahit ano pa pong drama ang nangyari doon sa Senado, pinatutuhanan po nung ahente yung kanyang ginawang pre-operation report at yung kanyang pangalawang report tungkol dun sa insidente na rin-report na isang confidential informant na nagdodroga. Pinagbabawal ng droga nga, gumagamit ng cocaine o ng isang powdery white substance ang ating presidente at isang artista na si Maricel Soriano. At mukha po, bagamat sana magsalita ang ating Presidente Duterte sa Dumaguete sa susunod na maisog. O nga pala ho, tuloy ang maisog rally. Yun. Kung napigil niyo. Tingnan natin ha, kung makakapunta tayo dyan sa maisog na yan, pero gusto natin pumunta dyan sa Dumaguete para sa susunod na maisog rally. Tingnan natin. Sa Bustos, tuloy po tayo sa Dumaguete, the city of gentle people. So dyan po gaganapin ang maisog rally sa 7 ng Mayo at magsisimula po tayo ng alas 6. Anyway, so mukhang ito po talaga, itong PIDEA leaks nito, ang dokumento na binanggit ni Presidente sa Davao na pinakita sa kanya ng PIDEA na ebidensya na gumagamit nga ng pinagbabawal na droga ang ating Presidente. Now, ang naging deklarasyon ng committee chairman na si Senator Bato de la Rosa ay tama naman. Hindi AI itong dokumentong ito. Yo. At ito'y pinatutuhanan na. So ito'y totoong dokumento. So anong pinapatunayan ito? Unang-una, that the documents exist. Nanarariyan yung mga dokumentong na yan. Number two, na may in-interview na confidential informant ang ahente na nagsabi na meron siyang personal na pagkakaalam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente at ni Maricel Soriano sa 43C sa Rockwell. So yan ang kanyang pinatutuhanan. At pangatlo, na naghanda sila para raidin yung premises na yan pero tinigilan
na isang mataas na opisyalis ng PIDEA. So anong napatunayan? Napatunayan na merong nagsabi na gumagamit ang pinagbabawal na gamot ang ating presidente noong 2012 at dahil ito isang public officer naman at sinumpaan, merong presumption of regularity sa sinabi niya na nung nakalipas na 2012, gumamit talaga ng droga ang PBBM. Yun, yun ang importante doon, no? Talagang merong, sana itong si confidential informant, eh lumabas siya. O hindi naman niya kayang lumabas, kung meron pa siyang kopya noong mga larawan o yung cellphone na ginamit niya noong mga panahon na yon, eh ipadala ho kay Binibining Maharlika. No? Ipadala ho kay Binibining Maharlika. Ang tanong sa ating mga isipan ngayon, kung gumamit siya noon, gumagamit pa kaya siya ngayon? Well, alam niyo, naiisip ko kasi yung mga sinabi rin. Minsan, yung dating congressman na Arnie Teves, na may binanggit siyang pangalan. At yung pangalan na binanggit niya, di umano, ay isang tao na nagpasok kay BBM sa isang rehab facility sa Southern Spain bago mag-eleksyon. Grabe. Kaya pala, malamang sa malamang, yun ho ang dahilan kung bakit pinag-initan itong si Teves. Meron ho siyang nalalaman. Bago eleksyon, ipinasok sa rehab. Naku ho, abangan niyo itong video na to, matindi itong mga kababayan. So sana nga, kung makakabalik si Congressman Arnie Teves, mapatutuhanan din niya ito at kung mapipresenta nga yung testimonya ng taong yan para magpakita na from 2012 hanggang ngayon, at least bago mag-eleksyon, at ang eleksyon naman ay 2 years ago lang, 2020, gumamit pa rin ng droga ang presidente. Di ko kaya nahihiya itong si Marcos Jr. sa kanya sarili, no? Hindi ko kaya siya, parang lulubog sa kahihiyan noong nagpunta siya dun sa drug raid. Tapos alam niya sa sarili niya. Kung sakali man, ha, alam niya sa sarili niya na pulburon yung trip niya. Di ba? Grabe naman. At kapag yan ay napatunayan, may likelihood na hanggang ngayon, gumagamit pa rin ng droga. Ako, problema alam yan. Yun naman kung bakit tayo maaabala dyan, no? Ngayon po, ang desisyon ng presidente, kaladkarit tayo sa isang gera na kamamatay ng mga Pilipino. Correct. Naku, wag naman sanang gawin niyang ganyang desisyon na wala siya sa tamang pag-iisip. Wag naman po. Kaya, kalampagin ng presidente. May karapatan kami, Mr. President, sangayon sa saligang batas, sa impormasyon na nakaka-apekto sa aming pang-araw-araw na buhay. At yung iyong pag-iisip, kinakailangan linawin mo kung meron ka, ikaw ay nasa sapat na pag-iisip sa paggagawa ng desisyon tungkol sa buhay o kamatayan ng mga Pilipino sa isang gera na hindi correct naman natin na mapapanalo. At siyempre, kung makakaladkad tayo sa gera ng isang taon wala sa tamang pag-iisip, paano na yung mga problema na pang-araw-araw? Gaya ng mataas sa presyo ng bilihin, kakulungan ng trabaho, mababang sweldo, paano naman yan mabibigyan ng lunas kung wala sa tamang pag-iisip? Lilinawin ko po, ha, hindi ko pa sinasabi na talagang kumpirmado na drug user ang presidente. Hindi pa po. Pero ngayon po, kinakailangan magsalita na siya. Naku. Totoo or hindi, at ang pinakamagandang prueba na hindi ay... Hindi ho siya makasagot, attorney. Hindi siya makasagot. Ang dami ng ano, ang dami ng banat sa kanya. Wala, hindi ho siya makasagot-sagot eh. Baka hindi niya kayang mag-isip ng diretso. Di ba nga ho, yung kanyang mga ano, yung kanyang mga speech teleprompter lang. Yung mayroon dalawang parang pamaypay sa gilid tapos binabasa-basa niya. Nakaganon sa kanya. Teleprompter ho yun mga kababayan, computerized yun. Yung mga binabasa niya, nag-scroll doon sa dalawang pamaypay na yun. Pag ho nakita niyo nagsalita sa media, itong si Marcos Jr., hindi naman ho galing sa puso at utak niya yung mga sinasabi niya. Galing ho yun sa teleprompter doon sa ghostwriter. Hair follicle test. Tera na, wala Mr. Na. President. Wala na. Kahit hair follicle test pa, wala na. Wala na kong kwenta yun. Tayo konbinsido na tayo sa mga previous pronouncement ni Tatay Diggs, sa mga naglabas ang mga corroborative evidence ngayon na talaga. Ha? Malaki ang chance na noong 2012 jamming ang ginagawa ho nila. Kung wala tayong tinatago, mag-hair follicle test na tayo. O sige, attorney, for example, sabi nga nitong si Ma'am Joey, for example, nag-negatibo siya. Sa tingin nyo ba matatapos doon yung issue? Hindi pa rin. Ibig sabihin, pagka nag-negatibo siya, talagang incompetent siya.
Ibig sabihin, pagka nagnegatibo siya, ibig sabihin, inutil ho talaga siya. Hindi ho talaga siya, hindi niya ho talaga kayang magbigay ng matinong desisyon pag kung sakaling nagnegatibo siya sa hair follicle test na yan. Wala pa rin ho. Magpositibo, magnegatibo, ang nakikita lang ho natin dito hindi niya kayang maging presidente ng Pilipinas. Bayan, na wala po kayo sa tamang pag-iisip pag gumagawa kayo ng mga desisyon. Correct. Pero alam nyo, nag-iepekto niyang patutuhanan na yan, abay, nagwagi ang Maharlika matapos siraan ng Malacanang ng parang lukaret na parang ano lang daw, bitter, maasim, dahil hindi nabigyan ng posisyon o humingi ng pera, ayan pala ang Maharlika nagsabi ng katotohanan. Naku. At yan ay nagpakita rin na A1 talaga ang kanyang mga puting ahas at hindi imbento. Kulang na lang talaga sabihin ni Presidente Duterte na yung exact same documents na pinatotohanan ng ahente yon ay ang dokumentong pinakita sa kanya ng PDEA. Sana nga sa Negros, sa Dumaguete, sa Asyete, banggitin niya ng Presidente. Ngayong napatunayan na naiwan ang mga sources ni Maharlika, paano na yung ibang issue na binabato niya sa mag-asawang Marcos? Merong issue na pinakita naman niya yung video na tinatawagan niya yung asawa ng dating Secretary of Foreign Affairs at sinasabi, may mga pinadala akong dokumento tungkol sa kaibigan ko na pinangalanan niya na Francis Chua, na meron daw decision sa mga korte, pinapa-authenticate lang sa Istanbul at bahala ka na. At ang sabi ni Maharlika nga, ito'y tungkol sa pagkikidnap ng mga minor de edad na siguro po ay nasa gitna ng isang custody battle na nangyari kay attorney. Ayun. Una-una, yung allegation na yung ating ISAF ay may kinalaman sa extraction sa Turkey. Bakit po? Abay, paglabag po yan sa soberenya ng Turkey. Maski po si Eichmann na talagang the father of the Jewish solution na patahin lahat ng Hudyo nung siya ay kinidnap sa Argentina at dinala sa Israel para litisin, ay nagprotesta po ang Indonesia. Ang Indonesia tuloy, nagprotesta po Argentina. Kasi nga po, kapag ang pulis na dayuhan ginawa ang kanyang trabaho sa isang foreign na territory, linalabag mo yung soberenya ng bansang iyon. Kasi ang soberenya, exclusive. Walang po pwede magpatupad ng batas kung hindi yung mga opisyalis lamang ng bayan na yon. So kung mapapatunayan po talaga na makinalaman ang ating ISAF sa pagdudukot ng mga minor de edad sa Turkey, baka magprotesta po ang Turkey. Alam nyo, yung sa Argentina, Eichmann na po yan, ha, na kinamumukhian talaga dahil siya talaga ang author ng the solution to the Jewish... Kailangan mo hatang ipaalam sa Turkey yung ginawa nung ano na yon, ISAP, ha. Dapat huwata nilang malaman yung ginawa ng ISAP noong doon sa pakikiusap nitong si Lisa Araneta Marcos, ha. Pinangalagaan pa rin ng Argentina yung kanilang soberenya. At sigurado po ako na pala ang ISAF sa isang foreign territory, nako, hindi po titigil sa kakangawa ang Turkey. Lalo na ang Turkey po ay naninindigan, ha. Yan po ay lumalaban sa mga Amerikano at talaga napaka-boka laban sa genocide sa Gaza. Ibig sabihin, wala kaming pakialam, Pilipinas, kung kayo ay sunod-sunuran sa mga Amerikano. Kami, matagal nang bukas ang aming mga mata at hindi kami papayag na babuyin ang ating soberenya. Pero siyempre, ang mas importanting bagay pa na dapat natin pag-usapan ng mga panahon na yon, hindi pa First Lady si Lisa Marcos Araneta. O si Lisa Araneta Marcos. Siya ay, sabi nga doon sa tape, campaigning in Bacolod. Alam niyo po, wala ako doon sa Bacolod kasi namatayan ako ng tiya. Ngayon lang po ako magsasalita. No? Alam naman palo ng ating kandidato na si Presidente Marcos, ang buong unit team, na namatayan ako. Yung tiya po na nagpalaki sa akin mula nung bata ako, matandang dalaga po yan, ko retired yun. West. Namatayan. Namatay po siya. Kaya wala ako sa Bacolod at sa Iloilo. At noon pa lang, alam ko, may diprensya si PBBM. Kasi mantakan niyo, nakalagak yung aking tiya dyan sa heritage. Aba, bumisita ang PBBM, binisita yung si Kuwangko, yung namatay na Kuwangko na nasa kabila. At nasa kabila kami. Siguro, kaya hindi niya kami... May tama talaga. Na anti-Barcos na nakalagak sa heritage, no? Pero siya po talaga nagpalaki sa akin, matandang dalaga po yan. Kaya alam ko na, eleksyon para na wala siguro talaga amor sa akin ng mga Marcos dahil nandun na siya. Bumisita siya dun sa patay na Kuwangko sa parehong libingan.
parehong lagakan sa heritage, abay, magkabila lang kami. Kuha ko yung isang side, Lopez yung isang side. Kaya lang, siguro dahil Lopez. Kaya... Ayun na nga no, mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa PH Update. Huwag po kayong maniwala sa mga nababalitaan nyo. Kung yun ang sinasabi nila na huwag maniwala sa mga nakikita sa social media, kayo, timbangin nyo na lang ho. Yung sinasabi natin at sinasabi ni Tariela, yung pinapakita ng administrasyon at yung mga pag-aanalisa natin dito. No? Kayo ho mag-desisyon. Ah, tayo ho dito. Kaya, ako, hindi ko sisirahin si Tariela, hindi ko sisirahin si Marcos Jr. This time, eh, magpapakaper ho tayo. Kayo ho ang magdesisyon kung ano gusto nyong paniwalaan dito sa ano na to, dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!